Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inlingkod na si Brother Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ako ho'y nagagalak dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa Ang Buhay na Nakay Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin muli ang aklat ng Juan, Kapitulo 8, at sisimulan po natin ating pag-aaral dito po sa 48 hanggang 51. So, kung masasama niyo po dito in the book of John, chapter 8, starting at verses 48 to 51, ito ho'y sinasabi sa wikang Tagalog. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Tama nga ang sinabi naming isa kang Samaritano at sinasaniban ng masamang espiritu." Sumagot si Jesus, "Hindi ako sinasaniban ng masamang espiritu. Pinararangalan ko lang ang aking ama, ngunit ipinapahiya ninyo ako. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang ama ang naghahangad na parangalan ako ng mga tao, at siya ang makapagpapasya na tama ang mga sinasabi ko. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ang sino mang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay." Amen. So this evening mga kapatid, alamin po natin ang kahulugan po ng bawat talata na ating po binasa. At ano po ang ibig sabihin po ni Kristo nung sabihin po niya, ang sino mang sumusunod sa aking mga aral ay hindi mamamatay. Yan ho ang ating aalamin nitong gabi. But before we get any further in our exposition of the Word of God, tayo muna po ay humingi ng tulong at gabay galing po sa banal ng Espiritu ng Diyos. Shall we pray? Heavenly Father, we'd like to thank you for this blessed evening na binigay niyo po sa amin. At sa iyong tatalakayin po nitong gabi, I am praying na patnubayan niyo po ang iyong lingkod upang maituro at maihayag ang iyong banal na salita sa mga nakikinig at nanonood nitong gabi. Walang siyang maitas kundi lamang ho ang Panginoon Hesus Kristo. Sa ngalan po ni Jesus, we thank you. Amen. And amen. Praise God. So, napag-aralan po natin a few days ago mga kapatid that ang taong nagkakasala ay alipin ng kasalanan at ang taong nagpapatuloy sa kasalanan ay anak ng Diablo. Tulad po ng ginagawa ng mga Pariseo sa Juan 8:42-44. Sinabi po ni Kristo na ang iyong gawain ay gawain ng iyong ama. And then he goes on to say in verse 44, kung sino ho ang kanilang ama, and that is the devil. Ang iyong ama ay ang Diablo. Siya, nang pasimula pa lang, ay mamamatay tao na. At siya ang ama ng kasinungalingan. At walang lumalabas sa kanya ng katotohanan sapagkat nasa nature na po niya magsinungaling. However, si Kristo, his nature, his character is nothing but truth. Pawang katotohanan lang ang lumalabas kay Kristo sapagkat by nature, si Jesus ay katotohanan. Ngunit, pagdating po dito sa 48, kung lilimahin po natin ang bawat talata, ang sabi po dito sa 48, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Tama nga ang sinabi naming isa kang Samaritano at sinasaniban ng masamang espiritu." Now, before this mga kapatid, ang sabi po ni Kristo, ang nakikinig sa aking mga salita ay sa Diyos at ang hindi nakikinig sa aking mga salita ay hindi sa Diyos. Kaya tignan niyo po yung response ng mga tao kay Kristo right after he tells them the truth. Pinapakita po nila talaga na hindi sila mga anak ng Diyos sapagkat ang kanilang sinabi right after Jesus says the things that he said in verse 47, ang sabi po nila, "Ikaw nga ay isang Samaritano," which of course the Jews did not like the Samaritans for several reasons, but nevertheless, ang sabi po ng mga Hudyo, "Ikaw ay isang Samaritano at sinasaniban ka ng Diablo." Now, this is not the only time sinabi po ng mga Hudyo na sinasaniban si Kristo ng demonyo. This is in fact blasphemy of the spirit to say that Jesus is of the devil. Ang sabi po dito sa Juan 7, talatang 20, sumagot ang mga tao,
sinasanibang ka na siguro ng masamang espiritu. Sino naman ang gustong pumatay sa iyo? Again, sumagot ang mga tao, sinasanibang ka na siguro ng masamang espiritu. Sino naman ang gustong pumatay sa iyo? So we saw in the previous chapter, in chapter 7, that this was the statement of the Jews, sinasanibang ka ng demonyo. And then, further on into the book of John, ang sabi naman po dito sa Juan G's, dito po tayo sa Juan G's talatang 20, marami sa kanila ang nagsasabi, baliw siya at sinasaniban ng masamang espiritu. Bakit niyo siya pinapakinggan? Amen? So kita ho natin dito mga kapatid, any person with that language, any person that says that about Christ, halatang halata hindi sila mga anak ng Diyos. We've come to learn na pag sinabi anak ng Diyos, ito yung mga taong may relasyon kay Jesus. Hindi porket ang lahat ng tao nilikha ng Diyos ay automatically anak ng Diyos. Iba po ang mga nilikha at iba rin po ang mga anak ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pag sinabi anak ng Diyos, may relasyon kay Jesus. So dahil sinasabi po nila na sinasaniban po daw si Kristo ng demonyo at siya daw ay baliw at all these very harsh and blasphemous statements, pinapakita po nila that they are not of God. Now, pagdating po sa 49, ito naman po sinasabi, sumagot si Jesus, hindi ako sinasaniban ng masamang espiritu. Pinararangalan ko lang ang aking ama, ngunit ipinapahiya ninyo ako. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang ama naghahangad na parangalan ako ng mga tao at siya ang makapagpapasya na tama ang mga sinasabi ko. Now, it's interesting, mga kapatid, because they are showing that they are truly not of God because they are dishonoring Christ. Yun ang ibig sabihin po ng ipinapahiya. It's not to embarrass Christ, but rather they are dishonoring Christ. Now, ang sabi po ni Kristo, hindi siya naparito upang tuparin ang kanyang kalooban, but rather gawin po niya or tuparin ang kalooban ng Ama. For he has not come here to seek his own glory, but the glory of the one who has sent him. Now, it's interesting kasi, sabi po niya dito, I'm not here to do my own will. I'm not here to seek my own glory. But the one who deserves it, the one who seeks for it, is the one who judges. Nang ibig sabihin is this. In some translations, tulad po ng Tagalog, ASND, they render it na si Kristo ang pinaparangalan ng Ama. However, in the English, it is rendered, the one who seeks it is the one who judges. Tulad po dito sa aklat ng Juan 5, kung ating po babasahin, Juan 5, talatang 22. Hindi ang Ama ang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak. Dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol, upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng pagpaparangal nila sa Ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Kanya. Amen? So napakalinaw po mga kapatid what the Bible teaches us in regards to the Son. Because they were dishonoring Jesus, they also dishonored the Father. And because they have dishonored the Father, because He sent Jesus, they also dishonor the Son. And it's quite interesting because sabi po ng Biblia in 1 John 2 that if you dishonor, or rather if anyone does not accept Christ, does not acknowledge the Father, he does not have Jesus, neither the Father. So napaka-importante mga kapatid na maunawaan po natin ang halaga of honoring Christ. By honoring Christ, you honor the Father. Sapagkat it pleased the Father to send Jesus. Therefore, kung ano man po yung ating ginagawa to the glory of Christ, ay ginagawa na rin po natin to the glory of the Father. Dahil sila po ay nagmamahalan, sila po ay nagkakaisa in their relationship,
and in everything that they do. And therefore, kung ano yung gawin po natin sa Ama, ginagawa din natin sa anak. At kung anong ginagawa natin sa anak, yun din ang ating ginagawa sa Ama. Ngunit, pagdating po dito sa 51, kung ating po babasahin, Juan 8:51, ang sabi ho dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Again, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Now, the question for this evening might be, ano yung ibig sabihin po nun na hindi siya mamamatay? Well, most likely, this is not referring to physical death sapagkat lahat ng tao ho ay namamatay. Ayon po sa sinabi po sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, which refers to physical and as well spiritual. And then sabi po ng Biblia sa Genesis 2:17, that the moment na kinain mo ito, Adan, ikaw ay mamamatay, referring to both physical and spiritual. Now, when Christ says, ang sino man sumusunod sa aking mga aral ay hindi mamamatay, in some point, it may refer to physical because one day bubuhayin po ng Diyos ang mga namatay kay Kristo. So there's going to come in the future a physical resurrection. But most likely in this passage, ito po ay tumutumbok sa spiritual life. Amen? Or spiritual death, rather. Bakit po spiritual death? Pag sinabi spiritual death, hiwalay ang buhay ng tao sa Diyos. Ngunit kung tatanggapin po niya si Jesus sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ipinagkaloob dun sa tao na yon upang siya ay sumampalataya, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ho ng Biblia sa Juan 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao dito sa mundo, ihinandog ho niya ang kanyang buktong na anak, na kung sino man sasampalataya sa kanyang buktong na anak ay hindi mapapahamak. Or in other words, hindi mamamatay, spiritually speaking, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And many times in the book of John, the moment na pinag-aralan po natin yung mga ibang chapter, lalo na po sa Juan 10:11, na naparito ang anak ng Diyos upang bigyan kayo ng buhay na masagana. For I have come that they may have life and have it more abundantly. At yung buhay na tinutukoy ho doon ay hindi po yung kayamanan dito ho sa lupa o ikaw ay maging popular or famous or makilala ka ng mga tao tulad ng tinuturo po ng prosperity preachers. Hindi ho ganun ang ibig sabihin po ng Juan 10:11. But rather, it is speaking of the eternal life that Christ alone gives to these people and the benefits of being in Christ, yun ho ang binabanggit po dyan. And then, pagdating po sa Juan 11, sabi po ni Kristo kay Martha na you will see your brother live again sapagkat he that believes in me will never taste death for I am the resurrection and the life, which again points to eternal life, mga kapatid. There is going to be a spiritual resurrection which tinatawag po sa Biblia, born again. And there is a physical resurrection, which sinasabi po ng Biblia sa 1 Corinto 15, where one day, sa pagbabalik ng ating Panginoon, bubuhayin niya po muli ang mga namatay na kay Kristo. At ang isang supporting verse po dyan ay ang 1 Tessalonica 4:15-18. Ngayon po, pag sinabi ng Biblia, ang sumusunod sa aking aral ay hindi mamamatay, this means tinatanggap natin ang aral ng Diyos. The reason why mamamatay ang mga relyosong Hudyo in their sin of unbelief is because hindi nila tinatanggap ang aral ni Kristo. Makikita po natin, madalas sa Biblia in its entirety, ang taong hindi sumusunod, mararanasan po niya yung sumpa na galing mo sa Diyos. Ayon po sa Deuteronomy 28, pag sumunod ka sa aking tinig at pinakinggan mo ang aking mga salita, ito'y mga pagpapala na matatanggap mo. Ngunit kung hindi mo susundin ang aking mga utos, ito naman yung mga sumpa na tatanggapin mo. So there are severe consequences when we disobey God.
tulad po ni Adan, dahil sinaway po niya ang utos ng Diyos. Ano ho sabi ng Biblia? Dumaganap ang kasalanan at pati na rin ang kamatayan sa lahat ng tao, at ang lahat ng tao, dahil sa pagsuway ni Adan sa utos ho ng Diyos, sila ay naging mga makasalanan na tao. Kaya ayon po sa Roma 3, talatang 23, ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. And then sabi din po ni Kristo, ang sumusunod sa aking mga salita, siya ang nagmamahal sa akin. Ayon po sa Juan 14, 21 hanggang 23. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa aking mga aral ay hindi nagmamahal sa akin. Kaya sabi po ni Kristo in English, according to John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. And then, sa unang Juan 2, talatang 3 hanggang 6, dito natin matitiyak na kilala natin ang Diyos. Ang sinuman sumusunod at tinutupad niya ang utos ng Diyos, siya ay may relasyon sa Diyos at kinikilala niya ang Diyos. Ngunit ang sinuman nagsasabi na siya ay may relasyon sa Diyos o kinikilala niya ang Diyos o may pagkakaisa ho siya sa Diyos, ngunit hindi naman tinutupad ang utos ng ating Panginoon, siya'y sinungaling. So there are benefits, if not the only benefit that we can really have as a Christian, is to obey God. The benefits of being in Christ and obedience to His Word gives us eternal blessings, spiritual blessings, mga kapatid. So one of these blessings is, hindi tayo makakaranas ng kamatayan, spiritual death. At hindi magwawagi ang kamatayan sa atin, mga pisikal na katawan, sapagkat balang araw, bubuhayin po muli ng Diyos ito. At ayon po sa 1 Korinto, Kapitulo 15, 51 hanggang 58, na ito ay isang hiwaga na ipapahiyag po ng Diyos. That one day, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muli, at ang ating mga katawan na nabubulok ay papalitan po ng katawan na hindi mabubulok upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Nasaan ang iyong tagumpay, kamatayan? Nasaan na ang iyong sting, O death and victory? Sapagkat nagwagi si Kristo at siya ay nagtagumpay dahil po He overcame the powers of death. And therefore, according to verse 57 ng 1 Corinto 15, thank God through the Lord Jesus Christ that we always have victory. Kaya, nais niyo po ba magkaroon po ng buhay na walang hanggan? Tanggapin niyo ang sinasabi ng Biblia. Namatay si Kristo sa krus para sa mga makasalanan na tao. At kung tayo ho ay magsisisi, at tatanggapin po natin na si Jesus ay Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Not only patatawarin ka ng Diyos, not only ililigtas ka ng Diyos, not only babaguhin ka ng Diyos, pero sabi ng Biblia, ang sino man susunod sa aking mga aral ay hindi mamamatay. Kaya sa gabi po nito, mga kapatid, nawa ho, meron po tayo natutunan sa ating mga tinalakay na talata ayon po sa Juan 8:48 hanggang 51. At sa darating po na kinabukasan, kung lolobi po ng Diyos, ipagpapatuloy po natin ang ibang mga talata dito ho sa Juan 8. Ako ho ang iyong lingkod na si Pastor Josh Olivares, at huwag na huwag ho natin kakalimutan na si Jesus ay Diyos.